Good morning mga kapatid. So it's me, Kuya Lan Moto TV, ang inyong kuya, ang mekaniko. Mayroon tayo dito kapatid na Sniper 150. Ayan. Sniper 150 na yung sakit niya ay yung clutch housing. Alam na natin yan na laging damper na nasisira. So papaandarin natin kapatid at samahan nyo ako na kung paano ito ayusin. Step by step papakita ko sa inyo. Paandarin muna natin. O yan. Pagkatapos yung kanyang RPM ay so sobrang taas. So mamaya adjustin din natin yan. O yan yung ingay niya o. Tapos pipisilin natin itong clutch kapatid. Yan, tumahimik. So nawala yung vibration. Ayan. So yung ingay niya kapatid kapag naapisil yung clutch ay nawawala, no? Kapag binitawan mo, naingay ulit. May vibration, ang bigat ng tunog dito, no? O kahit hawakan mo nga, oh, parang medyo magralgal talaga. So ayan kapatid, alam ko isik lang yan sa inyo, no? Alam kong kaya nyo yan, alam kong tools lang ang problema, puproblemahin ninyo. Kakayanin nyo itong pag-rebeats kasi napakasimple lang talaga nito. Sundan nyo na lang ito kapatid ha. Baka yung iba, i-pass forward ko na lang para hindi na kayo maboring sa video. Pero kapatid, kung makakatulong po ang video ito, ba pwede naman akong pahingi ng isang subscribe kapatid ha. At pakibanata na rin po yung notification bell at pindutin yung all. Iwanan nyo na rin kapatid ng likes and comment na rin po kayo para alam nyo na, para dagdag sa ating algorithm at mapanood pa ito ng iba. Okay? Salamat kapatid kung inyo pong mapagbibigyan. Okay kapatid, so ang una natin babaklasin ay siyempre langis, potris, magtatanggal tayo ng potris, tatanggal tayo ng kickstarter, magtatanggal tayo ng tambucho. Tatanggalin na rin natin itong filter and then itatanggalin na natin itong cover, yung mga bolt ng cover natin. Okay? So simulan na natin. So ito kapatid yung kanyang problema, no? Gumagalaw yung ating clutch housing na hindi sumasama yung kanyang pinion gear. Ayan, kasi yung kanyang damper eh medyo tumigas na, lumutong na, lumiit na, kaya medyo may kalug na siya. So ang sunod nyo naman kapatid na babaklasin kapag ganito na yung nakita ninyo, eh itong apat na ito. Yan, pagkatapos may nut sa loob, tatanggalin yung clutch lining, clutch plate, tatanggalin nyo yung nut at sa kanyo na ito matatanggal yung ating clutch housing, yung kabuuan. Tara, tirahin na natin. Oh, kapag hinugot nyo yan kapatid, ganito ang makikita ninyo. Tapos may bulitas yan doon sa loob. Yun ang baka ingatan nyo, baka malaglag, hindi nyo mapansin. Pag kinabit nyo, mawawala na kayo ng clutch nyan. Kaya kailangan yung bulitas na yan, kunin natin ha. Itong bulitas na ito dapat matandaan ninyo kasi itong bulitas na ito kapatid ang napakahalaga. Okay? So tanggalin na natin yung iba pa. At take note pala kapatid ha, ito hindi na ito niluluagan. Huwag nyo na itong luluagan kung okay lang din naman yung clutch ninyo, yung pag-press ninyo sa clutch ninyo. Kung okay lang din naman, huwag nyo na itong galawin. Kasi ito ay adjuster ng clutch. Pero kung gusto nyo matuto kung paano mag-adjust ng clutch,
mayroon tayong link sa comment box. Ilalagay ko sa comment box. Pagkatapos ng video na ito, pwede nyo panoorin yung kung paano mag-adjust, no? Stay action. Parehas lang sila mag-adjust ng, parehas lang ang pag-adjust ng sniper at yung stay X. Okay. Kapag katapos noon, kapatid, datanggalin na natin yung kabuuan ng ating clutch lining. Ayan. At saka clutch plate. Okay? Ayan. And then, pagkatapos nyan, tatanggalin natin itong lock na ito. Yung mapansin nyo, nakatupi. Yung nakatuping lock na yan, sisinsirin lang yan gamit yung screwdriver, depende sa inyo. Buti ako kapatid, may mga sira akong impact drive bit at tinatabi ko yon. So iba ginagawa kong punson, iba naman ginagawa kong sinsil. Ayan, mas magandang gamitin, no? Kahit hindi nyo na itupi yan ng tuwid na tuwid, basta maihiwalay nyo lang siya ng konti. Tapos sa mga walang impact range, kapatid, magmano-mano kayo, pwede nyong kalsuhan to dito ng pangontra. Dapat meron kayong magandang pangontra. May marami na bibili niyan sa Shopee. Kung mayroon kayong impact range naman, ay pwedeng impact range nyo lang. Kahit din nyo nakontrahan, gamit lang inyong kamay, pwede na yan. Hop! Dumudulas. Pamunas. Okay. Ito yung kanyang nut, kapatid. Okay. Medyo makapal. Okay na. So ito ang ayusin natin. Ayan. Kalog na kalog, oh. Okay kapatid, binutas lang natin ng ganyan lang kaliit, ano, kasi bubutasin pa yan natin ng mas medyo malaki-laki. So parang nilagyan lang natin ng guide yung barena natin na malaki. Okay, so natanggalan natin kapatid. Ayan, walang kagalos-galos. Okay, ito na yung mga ribbit niya at saka yung kanyang damper. So ito yung nangyari sa kanya kapatid, kaya umingay, no? Ayan, sobra na ang kalog. Ayan, no? So yung mga damper na ito, medyo bumuka na. Ayan. Papalitan natin ito, lahat ito. Ayan, hindi ko lang alam kung tama ba yung na-order niya sa Shopee. So malalaman natin mamaya. Oh, lumutong na talaga ito. Minsan to, sobrang lutong, no? Napipress mo, kunti na lang. Okay, so check muna yung nabili niya at huhugasan natin to, then ikakabit natin kaagad. Okay kapatid, so nalinisan na natin, no? Ayan. Okay na yan. At ito na yung kanyang binili. Sakto rin naman, original. Magkano ba ito? Hindi ko alam magkano to, eh. Pero tingnan lang sa Shopee. Okay, so start na natin ikabit, no? Lagyan ko muna ng, ilubricate ko muna para hindi natin muna lagyan ng langis. Okay, so tirayin na natin. Okay kapatid, ang una natin gagawin, no? Isiset up lang muna natin itong ating clutch housing at yung ating clutch housing gear. Pagkatapos, titingnan nyo rito kapatid sa mga butas nito kung saan yung mas maliit. Yung mas maliit, I mean yung kapatid, yung dulo,
kung saan yung mas paano ko ba i-explain to? Basta yung medyo makitid. Yan, medyo makitid. So, dito kasi, mas makitid ito. Dito medyo bumuka ng konti. So, yung makitid kapatid, yan yung pang loob, no? Ibig sabihin kapatid, dito siya. Yan, yung medyo malapad naman yung pagkakabuka, pantaas naman yan. Yan. Dito natin ilalagay. Kasi dito, sa ating class housing, kung mapapansin nyo, ito ay malaki. Tapos, medyo makitid yung dito. Kaya, ang setup niya, doon din sa makitid. At sa doon din sa malapad. Okay? Sana naintindihan nyo. Medyo nahihirapan ako mag-explain ngayon. Game, kapit natin. Okay, alternate lang. Kapatid ha, huwag hahasaan ito. Huwag hahasaan. Okay, kapatid, sa pagkakabit nito, oh, may nakasulat naman na out yan eh. Hindi kayo malilito dyan. So, yung out na yan, so yan yung nakalabas. Okay, sa pagre-rebits na naman tayo, kapatid. So, yung tusok, dito lang. Yan. Tapos, ito, ikakalso natin sa isang medyo matigas-tigas. Oh, pwede na to dito. At dito natin, kapatid, sa kabila. Yan, dito natin sa kabila pupukpukin. Okay, habang maluwag pa, ilalagay na kaagad natin yung isa. Dito. Ikukontra na kaagad natin kasi kapatid, kapag hinigpitan mo na kaagad yan, eh baka hindi mo na ito maikot. No? Baka hindi mo na maikot at hindi mo na mailagay ito. Medyo titigas na yan. So kapag dalawa na ang nailagay mo, pwede ka na mag-lock niyan kung gusto mo. Okay. Para sa kaklaruhan lang kapatid ha, ito ang ikinakalso natin, hindi ito, kundi ito. Tinatama natin siya sa matigas na metal din. Okay na. So kapatid, kung medyo takot kayo sa ginagawa ko na yon, na pukpuk lang, yun kasi yung traditional eh. Ngayon naman, meron na kasing mga nagpapa-rebits na talaga. So may pang-rebits na talaga na ginagamit, no? Pinupukpuk din siya, pero iniipit muna bago pinupukpuk. So pwede kayong magpa-rebits sa mga kilala nyong mekaniko or pwede kayong bumili ng tools na ganun. Itong sa amin kasi kapatid ay traditional, no? So disclaimer lang. Okay. Okay, gamitan natin. No? Mayroon lang konting-konting clearance kasi dapat yan kapatid meron. Kaya nga guma yan para yung vibration eh, ma-absorb niya. Okay na. Okay na to. Kakabit na natin. Okay, una natin ikakabit kapatid yung huling-huli nating tinanggal. No? Ito yung clutch housing. Ito yung ni-rebits natin. Ayan. O minsan, kaya hindi nyo kagad siya maikabit dahil dito sa likod mayroon pang gear. No? Ayan, yung gear na yan, itong idle gear, hindi tumatama doon sa gear ng clutch housing. Ayan, sa likod, yung gear na yan. So, hindi sila nagtatamaan kaya kailangan ikutin mo pa siya rito sa likod. Yun. Pagkatapos niyan, washer, kakabit natin. O, itong washer na to.
Yan. Ito yung ating clutch hub. Okay. So sana nakita nyo, no? Nakalock siya. At yung kanyang nut. Okay. At syempre, ilalock natin ulit yung kanyang washer. Yung lock washer niya. Okay. Ayan. Ayan. Then, lalagyan natin yung bulitas. Ayan, sa loob na. Tapos, yung ating flash lining. Hindi ko na ito mababasa ng langis dahil medyo wet pa naman siya. Dahil wala pa yung langis, hindi pa nabibili ng ating customer. Alternate lang kapatid, una ang clutch lining, sunod ang clutch plate, clutch lining ulit pagkatapos ng clutch plate, at clutch plate ulit pagkatapos ng clutch lining. So palitan lang. Ayan. Ayan. At pinakahuli. Okay, pagkatapos yan kapatid ay kakabitan natin itong ating clutch boost. No? Ayan o. So ito, hindi na ito ginagalaw kagaya na sinabi ko kanina. So okay na yan. Tutusok na lang natin yan dyan. Basta may bulitas na. Okay. Apat na spring. At yung kanyang tornillo. Okay. Subukan natin i-clutch kung gagana. Okay, gumagana. Okay. May kalog. Okay, wala na. So, wala nang kalog. Okay, kapatid. Pagkatapos yan, pwede na natin i-install yung ating cover at tambucho, putres. Pwede natin i-refill yung langis. At pwede na natin paandarin. So, ipapass forward na lang natin. Okay kapatid, so yun lang, no. Medyo nawala si Kuya dahil hindi ko pala na na-play. Hindi ko pala na-play yung motor. Hindi ko na naiparinig sa inyo kung ano yung ganda nung under niya at saka yung pagtono natin ng idle, no. So pasensya na kayo, pero kapatid, okay naman. Ayan, yung minsan kapag dumating dito, ibibideo ko, isisingit ko sa mga video ko. Okay kapatid, salamat po sa mga nanood at kung natapos ka rito kapatid, aba, 17 minutes hanggang 18 minutes, medyo mahaba-haba rin yung binigay mo na pagkakataon sa akin. Kaya salamat po, no? Salamat ng marami. Tunay kang supporters. I love you kapatid, ingat po kayo. Salamat po.